Hindi lahat ng kilos ng tao ay may tuturing na makatao. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nasasalamin ang ating pagkatao. Kung ano tayo at kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. Nangangahulugang ito na hindi lahat ng ating sinasagawang kilos ay mabuti. Sa etika ni Santo Tomas de Aquino, ang moral na kilos ay ang makataong kilos sapagkat malayang patungo ito sa layunin na pinag-iisipan. Ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag-utos. Ang papel naman ng kilos loob ay tumungo sa layunin o intensyon ng isip. Mayroon dalawang uri ng kilos. Ang panloob na kilos, ito ay nagmumula sa isip at kilos loob. Ang panlabas na kilos ay ang pamamaraan na ginagamit upang maisakatuparan ang panloob na kilos. Hindi maaaring maghiwalay ang dalawang ito, sapagkat kung masama ang panloob, magiging masama rin ang buong kilos, kahit na mabuti ang panlabas. Halimbawa, kilala mo ba si Robin Hood? Si Robin Hood ay kilala sa kanyang pagiging matulungin lalo na sa mga mahihirap. Ngunit saan ba niya kinukuha ang kanyang ibinibigay na tulong sa kanila? Hindi ba sa pagnanakaw? Masasabi mo ba na tama ang kanyang kilos? Ikaw ba ay sumasang-ayon dito? Kung ating titingnan, mabuti ang kanyang panloob na kilos. Ngunit masama naman ang kanyang panlabas na kilos. Kailangan parehong mabuti ang panloob at panlabas na kilos. Dahil nababaliwala ang isa kung hindi kasama ang isa. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, sa bawat makataong kilos, ang kilos loob ang tumutungo sa isang layunin. Hindi makakapaghangad ng anuman ang isang tao kung wala itong pinakahuling layunin. At ito ay ang makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Napakaganda, hindi ba? Kaya't marahil ay nararapat lamang na mapagnilayan ng tao ang bawat layunin ng kanyang isinasagawang kilos. Mahalaga ito upang lubos na malaman kung paano nagiging mabuti o masama ang isang kilos. May mga salik na nakakapekto sa resulta ng kilos. Kung ito ay may tuturing na mabuti o masama, ang mga ito ang batayan sa paghusga kung ang kilos ay moral o hindi. Una, ang layunin. Ito ay tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos loob. Ito ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos o ang doer. Hindi ito nakikita o nalalaman ng ibang tao dahil ito ay personal sa taong gumagawa ng kilos. Ito ang pinakalayunin o pinakatutunguhan ng kilos. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, ang mismong kilos ay hindi maaaring husgahan kung mabuti o masama, kung hindi ito isaalang-alang ang layunin ng taong gumagawa nito. Mahalagang tingnan ang kabuuang kilos na kasama ang layunin ng tao na nagsasagawa nito. Halimbawa, binigyan ni Evette ng pagkain ang kanyang kamag-aral na walang baon. Ginawa niya ito dahil nais niyang kumopya sa kanyang kaklase sa pagsusulit sa matematika. Mabuti ba ang layunin ng kilos? May paggalang ba ito sa dignidad ng kamag-aral? Dito ipinapakita na mabuti ang pagbibigay ng pagkain sa kamag-aral na walang baon. Ngunit ang layunin ay masama. Dito ay mahuhusgahan na ang kilos ay masama sapagkat masama ang kanyang layunin. Naharap ka na ba sa sitwasyong ang layunin ng iyong kilos ay hindi mabuti? Ikalawa,
ang paraan. Ito ay ang panlabas na kilos na kasangkapan o paraan upang makamit ang layunin. Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may nararapat na obyeto o pakay ang kilos. Halimbawa, sa kilos na kumain, ang obyeto o pakay ay makakain. Ngunit kung kakain ka ng bato, ito ay masama dahil hindi kinakain ng bato. Ang kilos na uminom ay ang obyeto o pakay na makainom. Ngunit kung iinom ka ng muriatic acid, ito ay masama dahil nakakamatay ito. Sa makatuwid, ang paraan ng kilos ay nararapat na kilos na gagawin dahil ang kabutihan ng panlabas na kilos ay nararapat na matupad. Ang bawat kilos ay may layunin. Ngunit paano mo ba nahusgahan kung ang layunin mo ay mabuti o masama? Halimbawa, sa pagsasagot ng mga gawain sa pagkatuto sa mga modules, ano ba ang layunin nito? Paano kung ang isang mag-aaral ay mangopya ng sagot mula sa internet dahil siya'y tinatamad? Mabuti ang layunin na makasagot, ngunit mali ang pamamaraan ng ginagamit para sa sitwasyon. Ang ikatlo ay ang sirkumstansya. Ito ay tumutukoy sa isang kondisyon o kalagayan ng kilos na nakakabawas o nakadaragdag sa kabutihan o kasamaan ng isang kilos. Ito ay maaaring sino, ano, saan, paano, at kailan. Punta muna tayo doon sa sino. Ito ay tumutukoy sa tao na nagsasagawa ng kilos o ang taong maaaring maapektuhan ng kilos. Halimbawa, napadaan si Vene sa isang kanto na may pulubing bulag na nangihingi ng barya. Subalit sa halip na bigyan niya lamang ito ng barya, ay pinakain niya ito sa isang restaurant o kainan. Binilhan niya pa ito ng mga damit at binigyan ng matitirahan. Mabuti ba ang ginawang kilos ni Vene? Bakit? Ang pagpapakain at pagbigay ng mga damit at matitirahan ni Vene sa isang pulubing bulag ay mabuti. Nadaragdagan ito ng panibagong kabutihan. Ikaw, anong masasabi mo ukol dito? Ikalawa, ano? Ito ay tumutukoy sa mismong kilos. Gaano ito kalaki o kabigat? Halimbawa, gamit pa rin ang naunang halimbawa. Maaaring ang pagpapakain at pagbibigay ng mga damit at matirahan ni Vene sa pulubi ay higit sa inaasahan sa kanya. Kung ikaw ang tatanungin, nadagdagan ba o nabawasan ang mabuting kilos ni Vene? Ang uri ng kilos ni Vene ay nagpapakita na mas mabuting kilos dahil hindi maaaring hindi naman ito kailangan niyang gawin. Ikatlo, saan? Ito ay tumutukoy sa lugar kung saan ginagawa ang kilos. Halimbawa, si Anna at Ruth ay nagchichismisan sa loob ng simbahan habang nagsisimba. Sa iyong palagay, nararapat ba na gawin nila ito sa loob ng simbahan? Bakit? Ang pagchichismisan sa loob ng simbahan ay masamang kilos at hindi maganda sapagkat ito ay paninirang puri sa kapwa. Isa pa, nadaragdagan ang masamang kilos dahil sa lugar kung saan ito isinasagawa. Ikaapat, paano? Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano isinasagawa ang kilos. Halimbawa, si Leia ay isang doktor. Noong nagka-pandemya ay hindi inalintana ang panganib na maaaring mahawa siya ng sakit. Bagkus, mas lalo siya naging masigasig sa pagsisilbi ng buong puso at pagmamahal sa kanyang mga pasyente. Mabuti ba o masama ang ginawa ni Lay? Bakit? Maaaring makabawas o makadaragdag ng kasamaan o kabutihan ang sirkumstansya. Sa kaso ni Lay, nadaragdagan
ang kabutihan ng kanyang kilos dahil sa halip na magsilbi lamang siya batay sa hinihingi sa kanya, ito ay ginawa niya ng buong puso at pagmamahal. Ikalima, kailan? Ito ay tumutukoy kung kailan isasagawa ang kilos. Halimbawa, nasunugan ng isang pamilya sa lugar ni na Vilma. Sa halip na tulungan niya ang mga ito, sinamantala niya ang pagkakataon upang makapagnakaw sa pamilya. Ano masasabi mo sa kilos ni Vilma? Dito ay mas lalo nagdaragdagan ang kasamaan ng kanyang kilos dahil sa sitwasyon ng pamilyang nasunugan. Tunay nga makikita na ang kilos ay nagiging mas mabuti o mas masama ayon sa sirkumstansya. Ang mga nakakapagpalala o nakakapagpabawas ng kabutihan o kasama ng isang kilos ay tinatawag na sirkumstansya. Maaaring ang mabuti ay mas maging mabuti at ang masama ay mas maging masama. Mayroon din naman pagkakataon na kung saan nakapagdaragdag ng paninibago. Mayroon din naman pagkakataon na kung saan nakapagdaragdag ng panibagong kabutihan o panibagong kasamaan sa kilos na ginagawa.